And welcome back mga Kerb. So nagbabalik tayo ngayon para sa pinibagong YouTube video. Siyempre dito yan sa FJ Bike Malolos Bulacan. So sa video ito mga Kerb, ibabike check natin itong Spunker Mason. Ba yun? Mason ba o Mason? Bahala na kayo kung anong ipopronounce nyo dyan. Basta ang pronounce ko dyan is Mason para sosi naman tayo. Pakinggan, ayan, konyo type tayo, konyo, yo, shing, ayan, so napapagaya tayo. Sa mga naghahanap ng budget mountain bike dyan, so tamang-tama sa inyo ang video na to, napakaganda ng mountain bike na ito, ayan, so sasabihin ko mamaya sa katapusan ng video na to, yung price, syempre, ayan, so sa ngayon, syempre, ibabike check natin ang Spunker May. So, pero bago yun mga Kerb, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archie Ree na gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So sa ngayon, magbabike check tayo. Ayan, ano pang hinihintay natin mga Kerb? Bike checkin natin to. Sisimulan natin syempre mga Kerb, ang bike check sa kanyang frame. So hindi ko maibibigay yung timbang sa inyo mga Kerb. Nawalan tayo ng timbangan. Kani-kanina lang. Ayan. So sa size ng ating frame mga Kerb, sinukat ko to using my medida. Ayan, napapa-English na naman tayo. 15.5 inches mula dito sa center nito hanggang dito. At the same time, may nakasulat naman dyan na 15.5. Ayan, o, diba? 29er nga pala ang ating binabike check. Spunker Mason. Frame niya is made from aluminum 6061. So magaang na to mga Kerb. Ayan. At syempre ang frame niya matte black. Ayan. Nag-isip pa yun, no? Matte black and then matte blue. So ang ganda ng pagkaka matte color niya. Ayan, no? Diba? Napaka kinis. Yun, no? Tapos ang decals niya, mga water decals mga Kerb. Gray dito, then the rest black. Ayan. So, Spunker. Tingnan natin kung mayroon sa ilalim. Wala sa ilalim. Sa taas, may Mason. And then, Mason dito. So, dumadami na yung mga bike na ang model nila nandito sa top tube. Tapos may top tube. Tapos meron pa dito sa chainstay. So, napaparami. Napapansin ko na siya, mga Kerb. Kasi yung huling video natin, ganun. Yung pagkakasulat ng kanilang model sa frame. Ayan. So, syempre, meron pa rin dito na water decals na lining. At may nakasulat na Project Bikes. Ayan, Project Bikes. Oh, di ba? Ang ganda. So, napaka-simple nung design at decals ng ating frame. So, sabi nga nila, kagaya ng sinasabi ko, simplicity is beautiful. So, habang nagiging simple, mas gumaganda. Ayan. At yung shape ng ating down tube, halos pa square siya mga Kerb, na may konting bend dito. Hindi siya smooth welding. Napakadami ng uod ng pagkaka-welding dito. Then may konting bend yung kanyang top tube dito sa may bandang part dito. Konti lang naman. Ayan. Then hindi siya smooth welding dito. Hindi rin smooth welding doon. Ayan. May bridge. Siyempre sa kanyang seat stay and removable and napapalitan yung kanyang dropout. So meron siya ritong RD protector. Tama ba ako sa tawag dito? Para kung sakaling magsempla, yeah, excuse me, dinidigay tayo. Eh hindi tamama yung RD mo, ito tatama. Ayan. At dito dumaan yung kable ng RD. Yung chainstay niya mga Kerb, hindi siya ganun kalapad. Then pakitid na rito. Kadalasan naman ganun ang nakikita natin sa mga bikes. And again mga Kerb, pwedeng lagyan ng FD ang ating bike kasi meron nakitang stopper doon. So pwede kang maglagay ng FD 2x, 3x, bahala ka kung ilang bye-bye yan. Eh syempre meron ditong bridge. Yan. Di ba? At eto kable ng ating hydraulic disc brake sa likod. Internal cabling natin, tingnan natin kung ano yung nakalagay dito. So nakalagay is yung kable ng RD dito sa right side, ayan.
Then sa left side, may bakante rito. So dito naman, ilalagay siguro yung FD. Pwede rin naman, yung preno, ilagay mo dun. So nasa sa'yo yun. Diba? Sabi nga nila, is personal preference. Bahala ka kung saan mo lagay yung kable. Ayan, basta dalawa yung internal cabling niyan. Tapos isang external. Iyan, no? O, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang head tube. Ang head tube niya is tapered. Ayan, no? Na may logo ng spanker. Ang sexy ng head tube natin, mga curve. May bewang, wiwit. O, yan, no? Kitang-kita mo talaga yung pagka-tapered kasi ang laki ng bandang baba. Ayan, 100 mm ang haba ng ating head tube. So, nagagandahan ako basta maliit yung head tube. Ayan. May nakakita pa nga ako, mga curve, 70 mm yung head tube niya. Ang liit talaga, mga curve. Ganyan lang siya, oh. Ang cute niya, mga curve. Para siyang Pokemon. Pokemon. And dito tayo ngayon sa kanya suspension fork. Ayan, nakita niyo na yung price. Hindi na suspense. Ayan, dito tayo sa suspension fork. Made from alloy yung ating arc. Yung ating crown is made from alloy din. Siyempre, yung magnesium. Ay, magnesium. Yung magnesium natin is lower. Hindi, joke. Yung lower natin is made from magnesium alloy na may sticker na uding. So, ito. Ito yung hinahanap ko na suspension fork, mga ka-erp. Ayan, naghahanap ako ng mga nagpalit. Ayan, sa mga nagpalit, oh, baka naman. Ayan. So, bakal pa kasi yung ating suspension fork. Aluminum na to. Ayan. Siyempre, ang ating stanchion is 100 millimeter. Na merong rubber indicator ng sag. Ayan. So, ilan lang yung mga bike na nakikita ko na merong ganito. Para malaman kasi kung gano'ng kalalim yung sag. Siyempre, may manual lockout dyan. Close open lang yan. Ayan. And then, kabila is yung preload. Ito. Pwede mong patigasin yung iyong suspension. Pwede mo ring pa lambutan yung iyong suspension. Ayan. O, diba? Ayan, o. Oh. Uding Vison 29er na wheels. So, dito na naman tayo sa hubs. Ang hubs niya, ganun pa rin mga ka-erp. Ay, hindi. May tatak. Ang tatak niya is Sheng Fu. Sha She Shi Shu Shu Fa Fe Fi Fu Fu Sheng Fu. Made from aluminum alloy na ball bearing type. Ball bearing type ba to? Oh, ball bearing mga ka-erp. Ayan, yan yung mga bolay-bolay tas. Mga bola-bola. Ayan. Quick release. And bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy ball bearing quick release na Sheng Fu hubs. Ayan, syempre, baka lang ating spokes. Aluminum alloy double wall na rims. Wala akong makita ng tatak. Ayan. At ang gulong natin. Ito yung gulong mga ka-erp na hindi ka maliligaw. Kasi may gulong ka na, may compass ka pa. Ang size niyan, hindi ko makita. Ayun, 29 by 2.10. Di ba? Pangkarinig yung gulong na nakikita natin sa mga built bikes. Tapos yung knobs niya, hindi ganun kalaki yan at hindi ganun kaliitan. Ayan. May number 7, oh. Nakita niyo mga ka-erp. Number 7 ba number 1? Ayan, ang galing, ano? At sa kabila, ganun pa rin. Siyempre, compass na gulong. 29 by 2.10 ng kapal niya, 29. Tapos, aluminum double wall alloy na rims. Wala siyang tatak. Baka na spokes. Sheng Fu aluminum alloy na hubs. 32 holes. Quick release and ball bearing type. Kung ano, siyempre, kung ano yung nasa harapan, yun din yung nasa likuran. Di ba? Para terno yun. Tingnan natin ang ating cogs. Ang cogs natin, Sunshine SA. Yung muntik pa tayo mapakanta rin, ha. And bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 speed, 11. 242 teeth. So, laban to mga curb. Iyan, pwedeng-pwede ka na umahon dito. Maaahon yung bike. Ewan ko lang kung binte makakaahon. Pwede naman magtulak, eh. Hindi naman pinagbabawal yun. Tawag nga doon pinagbabawal na teknik, eh. Ayan, and RD natin ay Senza MX-10. Oh, panalo. Ang ganda nito. Uy, ang kanyang pulley sa baba, yung kanyang guide tension pulley ay hard plastic na oversize. Malaki to mga curve. Ayan. At ang kanyang guide pulley, tingnan natin.
oversized pa rin. Plastic pa rin, plastic. Ito, ayan, mga carb. Oh, di ba? Panalo, ganda. Budget na budget eh, oh, di ba? At ang RD, kadena natin is DYC. Ito yung kadena, mga carb, na nilagyan mo. Pag nilagyan mo ng I, DYCI na. Ayan, shoutout sa alma mater ko, DYCI, you know. And ang ating crankset, ayan, Hollowtech, may buta siya, may lagusan yan. And made from aluminum alloy ang kanyang crank arm, pati ang kanyang chain ring. So ang crank arm niya is 170mm, ang chain ring niya is, ayan, nakasulat na, BCD 104-34-teeth, aluminum alloy 6061-T6, kumpleto. Kumbaga sa pagkain, kumpleto, rektados. Ayan, tatak niya is spanker. Ayan, di ba? Ang ganda. And syempre, ang kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya is... hindi ko alam yung size nito eh. Pero itong seat post nito, mga ERP, is 27.1. Ayan, 27.1 ba? Ayan, medyo nalito tayo. Nalito na tayo sa seat post. Made from alloy ang ating seat clamp. Seat post natin, made from alloy pa rin, spanker. Ito yung naka-setback na talaga. Tapos, natitilt. Ayan. And pedal natin is hard plastic na ball bearing type. Ayan o. At ang upuan natin, ito yung upuan, mga carb, na ano, yung pag tinatawag ko jutay. Liit o, tingnan nyo o. Yun o, promise liit. Ang cute. Tapos tingnan mo dito, mga carb, po, parang merong ano, may lake. May lake eh, no? So mamumuo dito eh, mo pag dito ka na eh. Yan. Tapos pababa yung pisngi rito. Yung pinakabukol dito, pababa. Eh, kaya lang dito, mga carb, nakaangat. Yung pinakapwitan niya dito. So kung uutot ka, malamang taas mo na lang yung pwit mo. Kasi nakaharang to eh. Yan, no? And syempre, dito tayo sa handlebar. Etong handlebar, mga carb, na magnet ko to. Made from bakal ang ating spanker. 710mm ang haba. So medyo may kahabaan siya. Nasa sa inyo na yun kung puputulan nyo. Then ang ating stem is 50mm. Ito yung pwedeng positive, pwedeng negative. Ayan. So pwede nyo baliktarin yan. Ayan. At ang spacer natin is 210cm. So pwede kayo mag-adjust. Tapos ang ating dust cap, medyo nasa 15mm. May kataasan yung dust cap. And syempre, ang ating hydraulic brakes, dito tayo sa caliper, made by Simmers na 3-finger. Ayan o, Simmers. And ating shifter is Senza MX-10-A. Hinihintay ko lumabas yung dash bin ito eh. Meron ba? Wala siyang indicator ng 10, mga carb. So, tansya-tansya na lang. Meron naman dito na ano, gitna. Yan, tansya-tansya na lang. Pakiramdaman nga na lang, di ba, sabi nga nila. And wala ditong shifter kasi naka one by lang to. So, wag maghanap ng wala. Baka iwan ka yan, no, di ba? Naghahanap ka ng wala eh. Baka magselos yan, di ba? At dito tayo ngayon sa kanya rotor. 160mm na rotor. Ay, may tatak to. Knight. Yung ating rotor. Yung pangaraniwang nakikita natin sa built bikes. Pero hindi lahat ng ganitong design na rotor is may tatak na knight. Ayan. Yung iba pares ng design pero walang knight. Ito may tatak na knight. And ang ating caliper ay syempre gawa ng Simmers. Naka-post mount kasi alloy ang ating lower. Ayan. At syempre sa kabila, naka-post mount na caliper gawa ng Simmers. 160mm na rotor. And pansin nyo, mga ko-erp, naka-bend itong seat stay. Kaya madali mo nang mababaklas yung tornilyo ng caliper. Hindi siya nakaharang. Yung isbaka kasi nakaharang eh. So isa rin ito sa tinitingnan ko pag nagba-bike check, mga ko-erp, yung ating seat stay na yan. Diba? Tapos ito, pa-comment naman, mga ko-erp, kung meron kayo nito, kung nalagyan nyo na ng stand, pa-message ako sa aking FB page para ma-feature natin sa YouTube channel yung inyong stand. Kung mayroon man, kung nalagyan nyo na to. Yan, curious talaga ako dito. Ayan, no? At ito yung kabila, syempre, ng ating Hollowtech crank arm. Plastic. Yan, mas maganda, mga carp, palitan nyo to ng alloy. Kasi may mga experience ako at may mga na kausap na rin ako, lumuluwag siya.
eh nalolosto dito yung plastic. So kung makakabili kayo kaagad-agad pagkabili nyo ng bike, ito yung isa kong advice para palitan kaagad. Yan, syempre lalagyan na ng malamig na malamig na tubig na lang tayo. Tubig na lang. So palagay ko wala na ako nakakalimutan mga ka-erp. So sulyapan uli natin to. O yun o, Spunker Mason. Thumbs up to mga ka-erp. Tama-tama sa mga naghahanap ng budget mountain bike. So yun mga ka-erp, ang ating bike check ng Spunker Mason. Dito yan sa FJ Bike Malolos mula ka. Yeah, so, nakita nyo na yung price kanina kung napanood nyo. Pero babanggitin ko pa rin, baka na-skip nyo. Ang price nito is 12,500 pesos. Ayan. Siyempre, dito sa FJ. Tumatanggap sila rito mga ka-erp ng cash. Yan talaga naman, no? Cash na cash. Ayan, siyempre, tumatanggap sila rito ng GCash transfer to bank account. Ayan, credit card. So, tamang-tama. And especially, home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugang mountain bike. So yung pinapangarap mong mountain bike, baka nandito lang sa FJ Bike. So pasyal ka na rito. Ayan. So hanggang dito na lang mga ka-erp. Siyempre huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Road to 12,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.